Mula nang mamatay, ang mama ni Cairo ay naiwan na sa kanya ang pamamahala ng kanilang flower shop. Kaya sa ayaw gusto niya ay kailangan niya yung pamahalaan. Dahil siya lang naman ang nag-iisang anak. Bukod pa roon, ay may sentimental value sa magulang niya ang negosyong ito. Sa isang flower shop daw kasi nagkakilala at nagkaigihan ang kanyang mga magulang, kaya naman iyon din ang naisipan ng maito na itayong negosyo. Sir? Yes, Amelia? Anyang tiningnan ang sekretarya na may tangan ng mga bulaklak. Oh, please, don't tell me. Flowers for you, sir, from Erica. Nakangiting nitong paalam. Oh, throw it. Eh, sir? I said, throw it. Isa si Erica sa mababaing padala ng kung ano-ano sa kanya. At naiinis siya. Alam niyang madaming babae na ngayon ang agresibo. Pero kailanman ay hindi niya nagustuhan ang manguna ang mga ito na magpakita ng motibo. Pero sobra naman ang padalhan pa siya ng bulaklak. Naiiling itong tinungo. Ang sekretarya ang trash bin sa tabi ng kanyang mesa at itinapon ang bulaklak doon. Sir, nakakadalawa na kayong flower shop ngayon? Anitong nakatingin sa trash bin. Hayaan mo na, nag-aasaya lang sila ng pera. Anyang tinuloy ang pagkwenta sa kanilang sales. Sir, pinare-remind nga pala ni Miss Aragon yung meeting ninyo mamayang 4:30, paalala niya. Thanks, tell her I'll come, he said without taking his eyes off the papers. Sir, mukhang maging si Miss Aragon nabighani din ninyo. Anitong hindi na maitago ang pagsilay ng mapanuksong ngiti. Oh, women, di ba nila alam ang salitang? There you are, masayang mukha ni Lyra ang sumilay sa kanya. Hi, Amelia! Nakangiti nitong bati sa sekretarya. Magandang araw, ma'am. Magalang nitong bati. Sir, I'll be at my table if you need anything. Nakakaloko itong ngumiti. So, what brought you here? Sa pagkakatanda niya ay sa susunod na araw pa ang usapan nilang date. Ano na naman kaya ang naisipan nito at nagtungot pa ito rito? I just miss you, honey. Isa pa sa isang araw pa ang date natin. Napasimangot itong sabi sa huling tinuran. Are you free to have lunch with me? Malambing nitong tanong na lumapit sa kanya at pinaglaro ang mga daliri nito sa kanyang thigh. Ay, Amelia, napalunok siya. Napakaganda ni Lyra. Nakakaahakit ang taglay nitong mga ngiti sa labi. Subalit, hindi yun sapat na dahilan upang pumayag siya. He had set his standards on women. He does not like it when they chase him, though he loves attention and flatteries. Sir, tanong ni Amelia na sumilip mula sa pinto. Isang simpleng senyas ang ginawa niya dito. Do I have an appointment this lunch? Tanong niya na kaintinding sekretarya. You have a lunch meeting with Mr. Kotama around 11:45, sir. Ano itong kunway tiningnan ang schedule mula sa hawak nitong planner. Oh, thank you, Amelia. Pasalamat niya dito bago muling bumaling kay Lyra. I'm sorry, Lyra. Some other time, maybe. Why do I have this feeling that you're just making that up? Nakasimangot nitong sabi na may himig ng pagdududa sa boses. I'm not, honey. You heard Amelia. It will be such pleasure to join you for lunch, but this client came all the way from Batangas from a meeting. I'm sorry. I can't cancel it. Mahaba niyang paliwanag habang masuyong hinahaplos ang pisingi nito. Sana maniwala sa kanyang dalaga. Okay, basta call me after meeting, ha? Lumabing
Sabi nito, sure. I'll go ahead then. Isang mapusok na halik ang ginawad nito sa kanya bago tuloy ang umalis. Napailing siya. Hindi man pamansilan ni Lyra ay nagdedeman na ng huli. Ano pa kaya kung may relasyon na sila? Ay, napabuntong hininga siya sa naisip. How he wish that these women could spare him some time to breathe. Tila pagod siyang sumandal sa kinaupan at mariing pinikit ang mamata. Sir? Yes, matabang niyang sagot sa sekretarya na noon ay nakasilip mula pinto. Miss Kalina is online to bigay impormasyon nito. Tell her I'm busy and that I'll call her back. Anyang muling pinikit ang mamata. Selena is one of her clients. Unlike the others who have their own flower shops, ang isang ito ay isang event coordinator. Kung dati ay bibihira itong tumawag to set for an appointment, ngayon ay napapadalas na ang pumumusta ng babae. Muli siyang napailing. Tama nga siguro si Amelia sa sinabi sa kanya. Dapat ay limitahan niya ang closeness niya sa mga ito upang hindi magbigay ng maling akala na may gusto siya sa mga ito. Yenny, si Dan, nakasimangot na tanong ni Kyrie sa kaibigan na nadatnan niyang nakahilata sa sofa. Nasa kwarto, natutulog daw, natatawa nitong sabi. Ang bruha, teka nga, nagmabadali niyang tinungo ang kwarto kung saan ito natutulog. Nang marating ang tapat ng pinto, ay panapabalabag niyang binuksan yun. Ay, kamatis na pisa! Gulat na napatayo si Dan mula sa pagkakahiga sa kama habang tuptop ang dibdib. Bruha ka! Inis na binato niya ito ng una na nasa tapat niya. Bakit hindi mo sinabing si Cairo pala ang may-ari ng shop na yon? Naman? Yun lang ba at ang itatanong mo at papatayin mo pa ako sa heart attack? Dan made face and sat. Kyrie, kung sasabihin ko sa'yo, for sure hindi ka pupunta. Buti alam mo, inis niyang sabi na umupo rin sa tabi nito. Sayang naman ang big discount, my dear. Imagine, sabi ni George, bibigyan ka niya ng 50% discount. Isn't that amazing? Tuwang-tuwa nitong sabi na pinasalikop ang mga palad. 50% discount? Nanlaki ang mamata niya sa sinabi ng kaibigan. Malaki nga naman talaga yun kumpara sa banyang napagkanbasan. Ang ilan lang ay 10 to 15% ang kanyang bigay. Teka, si George ang nagsabi niyan. Yung may-ari, alam ba? Nakataas ang isang kilay niyang tanong dito. Baka naman pinagloloko lang siya ni Danica para lang doon siya kumuha. Ano ka ba? Si George ay matalik na kaibigan ni Cairo. Meaning, kapag si George ang humiling, siguradong pasok. Ano itong tumili pa? Lanti mo talaga, matawa niyang hinampas ito sa balikat. It does not mean napapayag yun lalo na kapag nalaman niya na ako ang kukuha, napasimangot niyang sabi. Loka? I don't think so. Maganda ka, Kyrie. Use it! Makahulugan itong kumindat sa kanya. Ay, ayoko nga ang iniisip mo, Dan. Di bale na lang na kumuha ko sa iba kaysa ganyan. Doble meaning na naman ang bruha, pero sayang nga naman. 50% discount is 50% discount? Bahala na. Hindi siya pinatulog ng gabing yun nang dahil sa sinabi ni Danica. Ang tumataginting na 50% discount ang naiisip niya. Pero kapalit yun ay makakausap naman niya ang pinakahambog na yatang lalaki sa balat ng lupa. Oh, conceited. Kung totoo man na sa palagay niya ay attracted sa kanya si Cairo,
Kaya nito ginagawa ang bagay na yun sa kanya. She'll make sure na gagamitin din niya yun for benefit. Adan, is it true? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. What are you talking about, Kyrie? Nalilitong tanong ng ni Adan, ang kanyang boyfriend. It's been 3 months ay wala naman silang nagdagiging problema ng binata. At ngayon nagkaroon naman. Sumubra naman yata. Kung sa bagay, saan ka nga naman nakakakita ng problema? Na hindi sobra. That you have another woman. Matiim niyang tinitigan ito sa mga mata. She was praying that isn't, it's not true. It's not true. Saan mo naman na makuha ang balitang yan? Naging mailap ang mamata nito na kanina lamang ay nakatitig din sa kanya. Bullseye, yun lamang ang hinihintay niyang isenyales upang patunayan kung totoo ang sinasabi nito. And he failed. So it's true. Pinatatag niya ang boses sa kabila ng pagnanais niyang magnumpasay. Yun lang siya na in love ng totoo. Tapos lulukohin lang siya. She calmed herself as she kept on staring at Adan. It's not. Look, pagod ka lang, honey. You have been working like hell lately dahil sa business mo. Masyado ka na nagpapaniwala sa mga sinungaling mong kaibigan. Parahan itong hinaplos ang magkabilang balikat niya. How dare you accuse my friends, liar? At paano mo nasabing sila nga ang nagsabi sa akin, ha? Marahas niya ang piliksi ang mga balikat na hawak nito. Naisip ko lang, sila lang naman na maaaring magsabi sa'yo kung ano-ano. Kibit balikat nito. Bakit? Hindi ba totoo naman? Na ano? Ano itong nawawala ng pasensya, inihalamol sa mga palad sa mukha? That you have another woman. Hindi niya titikilan hanggat hindi nito nakukuhang umamin sa kanya. Halos lahat na yata ay binigay niya sa binata maliban sa isa, ang kanyang pagkababae, at nagpapasalamat siya. Na nakita ako ng friend mo na may kasamang babae on the way to a motel, anito na hinilot-hilot ang sentido. Yes! And that the woman is a Japanese, patuloy nito. Yes! Muli niyang sagot, alam na alam mo pala ang nakita ni Kath. So, it is true. She confirmed. And damn you kapag sinabi mong kaibigan or pinsan mo yon. Bubuka pa lamang ang mga bibig nito upang muling magsalita, subalit inunahan niya na ito. This discussion is true. Sa puntong ito yon ay hindi na niya nakayanan pa. She left without any more words to say to Ada. It's true, and it's really true. Kyrie, ano ka ba? Tanghali na, nandyan ka pa rin. Ritableng sabi ni Danica mula sa kabilang linya ng telepono. I don't feel good. Patamad siyang naupo sa kama. Tigilan mo nga ako. If I know, naisip mo na naman ang siraulong Ada na yun, ano? Anitong tila nahuhulaan ang nasa isip niya. Sige na, pupunta na ako. Final fitting na ng dress para sa kasal ni Kathy. Buti pa ito, ikakasal na. Sa kabila na matinding pinagdaanan ng puso nito at long last, nagawa pa rin itong maging happy ending ang love story ng buhay nito. Hindi pa man nangyayari ang kasal ng kaibigan, ay na-imagine na niya kung ano ang isura nito. Mula sa pangarap nitong beach wedding at sunset ay pinaguradong napakasaya ng kaibigan niya, lalo na dahil makakasama na nito ang lalaking mahal na si Rowan. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang ginawa bago tuloy tumayo at naghanda sa pagkikita nilang magkakaibigan. Hindi bali ng late kaysa hindi makarating.
Ilang sandali pa ay nakarating na rin siya sa harap ng shop ng couturier ni Cafe. Abot-abot ang kaba sa dibdib na hindi niya mawari. Pagkiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Imagination lang mo lang yan, Kyrie. Wala iyan. Kulang ka lang sa tulog, anyang kinausap ang sarili upang pakalmahin. Maluwag ang mga ngiting binungad niya sa baklang prenteng nakaupo sa likod ng mesa nito na siyang magtatahi ng kanilang isusuot sa kasaan ni Cafe. Hi, I'm here for the fitting. Kaswal niyang paalam dito. Hi, you must be Kyrie. Ngumiti ito bago tumayo at lumapit sa kanya. Yes. Sila Danica, napunan niyang wala ang mga kaibigan na buong akala niya ay naghihintay sa kanya. Kakaalis lang nila, may emergency daw si Dan, samantalang si Jenny naman ay may kakausapin daw na tao. Kiwit balikat nito na lumapit sa cloth rack upang kuhanin ang dress na siya niyang isusuot. Di man lang ako nahintay, napasimangot niyang sabi na inabot ang mga damit na siya niyang susukat. Bongga, pumalakpak na sabi ng bakla makalipas ang ilang sandali na naisuot niya ang dress. Ang bagsak sa telang setting na abot hanggang sakong ay humakab sa malamodelo niyang figura. Ang may kababaang v-neckline ay lalong nag-emphasize sa may kakalakihan niyang hinaharap. Ang ilang sequins sa empire cut na damit ay lalo din na nakapagpatingat ng kanyang pagiging mestiza. Parang matatalbugan mo yata ang bride sa damit mo na tawang pulalas ng bakla. She looked at the mirror. Mukhang siya nga ang ikakasal sa napili ng kaibigan na design. Bakit ganito? Mukhang ako ang ikakasal, natawa na rin niyang bulalas. Actually, hindi naman. Magkaiba kayo ng design ng damit ni Jenny. Samantalang si Kathy, dahil siya ang bride, mas bongga. Tili nito ay tinaas pa sa ere ang mga kamay. Kung sa bagay, muli niyang tinay ng refleksyon sa salamin. She imagined herself being the bride walking down the aisle habang naghihintay sa harap ng altar ang kanyang groom. She sighed. Kailan kayo mangyayari yun? Pinilig niya ang ulo sa isipin. Mula niyang tinungo ang dressing room upang makapagpalit muli. Ganda! Bumalik ka dito after 2 weeks to pick up your dress. Ani ng baklang muling isinabit sa rack ang damit matapos niyang makapagpalit muli. Of course, see you then, nakangiti niyang paalam. Paglabas pa lamang niya ng pinto ng shop, ay muling pumalot ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ilang beses siyang nagpalingon-lingon bago tuluyan sumakay sa kanyang auto. Sa buong buhay niya ay noon lamang siya nakaramdam ng ganoon. Tila ba may nagmamasid sa bawat kilos niya. Subalit hindi naman niya yun makita. Imagination mo lang yan, Kyrie. Gutom lang yan. Muli niyang nagpapakalma sa sarili. Malalim siyang bumuntong hininga bago nagawang panda rin ang sasakyan. May kung ilang beses pa niyang inilibot ang paningin. Umaasang may makikita ang kahina-hinala, subalit wala siyang nakita. Mabilis niyang nilisan ang lugar kasabay ng unti-unting paglaho ng kabang nadarama. Lingid sa kanya ay isang pares na mamata ang nakakubis at natalim na nakamasid sa kanya. Ang mga ngiti nito ay nakakapangilabot at nagbabadya ng panganib. Marahas itong nakpabuga ng hininga kasabay ng paglisan din nito sa naturang lugar. Kung ano man ang iniisip nito, ay tanging ito lamang ang siyang nakakaalam.